Magandang umaga po, kabayan. Ay, ilan ho naman ang inyong bakwit dyan sa Laurel? Marami-rami ho. Kagabi po ay naka 495 families na po tayo na nasa mga evacuation center. Dito rin po napapaloob sa aming bayan. Boy, marami-rami. Paano ang pagkaano nila, Mayor? Actually po, kami naman po ay may nakahandang pagkain dito sa pamahalaang bayan. Kaso nga lamang po ay talagang kung magtatagal po ito at base na rin po sa rekomendasyon ng PBOC, ay talaga hong kakailanganin namin. At nakapag-sabi na rin naman po kami ng tulong at nakapagpadala na rin po naman ng tulong ang mga ahensya po ng gobyerno. Ah, okay. Anong ginagawa niyo doon sa mga ayaw pa lumikas at nandun pa rin? Matagal na po namin pinagplanuhan ito, so talaga hong pakiusapan pa rin po at talagang mahigpit po ang checkpoint. Kahapon nga po ay talagang dumisita natin kung paano po ang checkpoint at talaga hong pakiusapan. Oo. Na mas mahalaga po sa amin ang kanilang seguridad. Ay kasi yung iba naman siyempre inisip po nila yung hanap buhay nila, ano Mayor? Opo, binibigyan naman po namin sila ng window hour kung saan po ay maaari silang bumalik upang bisitahin ang kanilang mga hayupan at gayon na rin po ay sa ang kanila hong mga palaisda. May nagbabantay naman doon sa hayupan nila, mga baboy nila. ID, kaya nga po kami nagbibigay ng window hour para ho babalik sila ng umaga at uuwi na rin po sa evacuation center sa hapon. Bago maggabi? Opo, bago maggabi. Oo, ay sige. At ang binibigyan lamang po namin ng kahintulutan sa pagpasok ay yung pong may kapasidad na mabilis na makalikas. Likas, sakali. May kakayanan para po sa mabilis na paglikas. Opo. So may checkpoint po kayo? Nagpapatupad kayo ng checkpoint? Yes po, opo. Nagpapatupad po tayo ng checkpoint at gayon din po sa ating lahat ng evacuation center ay may kapulisan para ho maisigurado na ang lalabas ay meron pong waiver. Paano ho yan? Wala bang piligro ho para sa magkahawahan naman sa COVID? Yan po ay kagaya po noong nakaraang taon ng July 2021 ay nagbigay na po tayo ng utos at yan nga po ang naging problema natin. Yung isa po naming evacuation center, nagkameron po ng hawaan. Kaya agad po namin pinag-utos na magkameron ng centralized donation hub ang ating hunga, ang aming pong bayan. Para ho lahat po ng donasyon ay doon pupunta at wala na po munang papayagan na diretso. Makapasok dahil nga po sa pangamba sa COVID. Kaya ba ilang prosyento na ang bakunado ho diyan sa Laurel? Kami po ay naka 70% ng bakunado dito sa amin pong total population kaya po talagang at kami po ay zero case na ng ilang buwan. Sana wag maka-affect. Sana wag maka-apekto yung bulkan sa mga kaso nyo. Ayun naman. Ay gaya niyan, yung mga nasa evacuation center, baka sakaling meron pang hindi bakunado doon. Patuloy pa rin po ang pag-ikot ho ng aking rural health unit para ho alamin at yan naman po ay talagang masugid nating sinasaliksik kung sino pa po ang hindi pa bakunado. Tama. May nagbo-booster na rin ho kayo? Matagal na po at sa kasulukuyan ho ay yun ho mga bata na ang ating hong tinuturukan. Bata na? Opo, opo. Okay, ayos. Sige po Mayor, maraming salamat po at magandang umaga. Kabayan, opo, bago po ako magpaalam. Opo. Ay nais kong samantalahin ang pagkakataong ito upang magpasalamat po sa inyo sa binigay ninyong tulong noon hong nakaraang July 2021, noong pangalawang putok ng bulkan, sa patubig na ibinigay ninyo sa isang barangay namin na talaga hong nakatulong ng husto para ho sa mga evacuees namin. Sige po, at kung kami makakatulong lang ho, Mayor, paki-shout na lang sa amin. Po? Opo, at ako po ay talagang lubos na nagpapasalamat. Hindi nga naman po nagkameron ng personal na pagkakataon para po kayo ay aking pasalamatan. Ayos lang ho yung Mayor, ayos. Sige po, at bahala na po kayo sa mga kabayan natin dyan, sa Laurel. Opo. Talaga hong ginagawa ang tungkulin ng ina ng bayan ng Laurel para po sa kanyang mga anak. Okay. Maraming salamat po, Mayor. Ingat po. Good morning. Marami rin pong salamat. Si Mayor...